Hello guys! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa benepisyo sa kalusugan ng isang uri ng damo. Hef, pag sinabing damo mo, baka isipin po ninyo marihuana. Hindi po ito marihuana. Yes po, isang uri ng damo o karaniwang damo lamang po ito. At nais po nating ipaalala sa inyo na ang inyo pong lingkod ay hindi doktor. Tayo ay nagbibigay lamang ng mga tips at mga impormasyon o mga dagdag kaalaman na makakatulong din po naman para sa inyo. Pinatawag itong carabao grass kasi ito lang ang madalas na kinakain at ikinabubuhay ng kalabaw. Ang carabao grass ay may siyentipikong pangalan na paspalum conjugatum. Sa salitang Ingles, tinatawag itong hallow grass, sa Tagalog kulape, sa Bicol baagangan, sa Cebuano naman sakate, sa Japanese ogasawa susumi nuhei, at sa Manubo bantotan, sa Mexico pata de lorejo, at marami pang ibang katawagan dito. Depende sa lugar. Nagsimula itong mapansin at gamitin bilang remedyo sa iilang mga sakit noon pa mang 17th siglo ng mga tao sa mainit na lugar ng bansang Amerika, hanggang nagaya rin ito ng mga taga Mexico. At hanggang makarating ang impormasyon sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, Korea, Thailand, Japan, China, Taiwan, Borneo, Cambodia, Vietnam at marami pang iba. Ito ay karaniwang ginagamit bilang halamang gamot sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa bansang Borneo, pinapakuluan ang dahon nito at ipinanghuhugas sa sugat para humilom. Samantalang sa Papua New Guinea naman, ang bahagi nito na may mga tinik ang siyang nilalaga para ipanghugas din sa mga sugat. Sa Pilipinas, isang tradisyon ng mga taong nakatira sa Kalinga, Baguio, Batanes at mga bulubundog ng lugar sa Bicol Region, Visayas at Mindanao na kung saan ay malayo sa mga ospital at health centers. Hinuhugas ang mabuti ang dahon nito bago ilaga. Ang nilaga naman ay ipinapainom sa mga taong may kondisyon tulad ng lagnat, nanghihina ang katawan, masakit ang tiyan at mga taong may dinaranas na sakit sa baga tulad ng pulmonya. Ayon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang dahon nito ay pinupukpok o pinipipit para lumabas ang kataas bago itapal sa sugat ng mga nasugatang katipunero ng himagsikat, para maampat ang sugat at mapigilan ang patuloy na pagdurugo nito. Ginagamit din ito bilang panlaman sa kamandag. Ang nilagang dahon nito na hinaluan ng langis na Lebronia bushai ay ipinapahid sa parte ng katawan na kinagat ng ahas o iba pang mga hayop at insekto na may kamandag. At kung maaari, matapos na mapahiran ito, dalhin pa rin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital o health centers para makasigurado. Ang sabaw ng nilagang dahon nito ay iniinom bilang pangluna sa walang tigil na pagtatae. Shoutout muna tayo kay Mr. Reynaldo de la Torre ng Daraga Municipal Police Station at sa lahat ng members ng Bicol College High School Department Batch 88 at Aquinas University High School Batch 88. Sa lahat palang mga gusto o mga problemado sa kanilang timbang at gusto magpapapayat, ito na po ang solusyon. Pakiclick na lang ang link sa baba ng video ito at mapupunta po kayo sa website kung saan kayo makabibili ng guide na ito kung paano kayo bababa o paano ninyo mapababa ang inyong timbang. At syempre, gusto ko rin i-promote ang UBH Organic Brown Rice Coffee na nagbibigay din ng magandang benepisyo sa ating kalusugan.